nangyari. Kami, paghatid dapat kay Mary Cakes, dapat kasama talaga kami. Kaso, biglang nangyari, nagka-problema kami, pareho. And then, nagsabi kami, nag-back out kami, last minute ng paghatid kay Ska. Siguro, ihatid na siya bukas. Ngayon, for example, ngayong gabi, ihatid na siya kinabukasan. 25 ngayon, tapos 26 kinabukasan, ihatid na siya dapat kinabukasan. Nag-back out kami mga 2, around 2 to 3 a.m. Hindi, wala kaming pinag-awayan, pareho ni Yano. Mayroon lang talagang pa-trigger na talagang mas inano muna, mas ginusto namin sa bahay. So, syempre, si mama ni Mary Cakes, si Tita Antoinette, naghanda siya ng mga food para sa amin, para sa pagdating namin, para sa pag-uwi namin doon, pagdating namin kay Iska. So, hindi kami natuloy. Kasi nga, around mga madaling araw, nag-back out kami ng desisyon nito. Ngayon, sinabi ko kay Mary Cakes. Sabi ko, Mary Cakes, una pala sinabi ko kay Matt. Ngayon, sabi ko kay Matt, hindi ata kami, makasama. Tapos ngayon, syempre si Matt, nagulat din, na-shock din siya kasi syempre, nakapromise din kami, usapan, nakapangako din kami. Ngayon, sabi ni Matt, kasi naganda si Mama ni Ska, para sa inyo, ayan. So, kami syempre, nahiya din kami. Ngayon, sinabi ko kay Mary Cakes, kakausapin ka ata ni Yano, na confused talaga. Ngayon, pagbalik namin ni Yano, siguro mga madaling araw ng 26, tama ba? Madaling araw ng Sunday. Nag-chat si Mary Cakes sa akin. Talagang naramdaman ko yung yung tampo niya sa akin. Kasi hindi kami makakasama. Si mama niya nag-effort para sa amin. So, nahihiya din ako. Talagang nagkaroon kami ng kaming apat. Matt, ako, Shail, tsaka si Yano. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Nang di pagkakaunawaan. Kasi guys, dapat na talaga sasawa kami. Mas nagka-problema ako. Hindi na sasabihin ko. Oo, kasi masyadong... yung problema na yun. Mm-mm. Tapos, sabi ko, baka di mo na kami sumama. Kasi, stress ako ngayon. Mm-mm. Tapos, siguro nagka-misunderstanding. So, yun, nagtampo sila sa amin na wait. Nagtampo sila. So, yun. Ayun. So, sa side ni Mary Cakes, naiintindihan ko talaga na kung bakit nagtampo siya. Sobrang haba ng message sa akin ni Mary Cakes that time, nung madaling araw. Nga Mary Cakes, kasi si mama ko nag-effort. Naiintindihan ko kasi syempre, kahit sino malagay siguro sa sitwasyon niya, ganun yung mangyayari, magaganap. Kasi, kung ako siguro sa sitwasyon niya, ganun din hindi kami makakasama. Syempre, mahiya din siya sa mama niya kasi syempre nag-effort si tita na magano para sa pagdating namin sa kanya. Kaso nga lang, talaga ngayon nga may problema si Yano at ginusto niya muna na magstay dito sa bahay. So, kami naman syempre, humingi ako ng sorry kay Mary Cake. Tatapo siya sa akin kasi nga si mama niya nag-effort. Ngayon, nung umaga na, paalis na sila, siguro around mga Sunday, 7 a.m. Bumaba ako. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, kahit nahiya ako, sabi ko sa kanya. At first kasi, sinabi ko sa kanila na si Yano gusto mo na magpahinga kasi stress. Akala nila, ako kasi yung may ayaw na sumama.
So ngayon, sabi ko sa sarili ko that time, sabi ko, okay lang yun. Sabi ko, kasi syempre, ayoko namang masyadong i-ano si Yano. Ayoko man siya masyadong i-down. Ngayon, syempre si Yano, kilala ko naman siya na talagang pag ayaw niya, hindi niya naman kayang mag-speak out o mag-speak up para sa sarili niya. Ngayon, hinayaan ko na lang na alam nilang ako yung may ayaw. Kasi that time, alam ko na rin na iisip na ako yung may ayaw. So, ayun, alam kong nagtatampo si Mary Cakes kahit na, kasi ginawa ko, ano, bago siya umalis, namumukto yung mata niya, sobrang iyak siya ng iyak. Kasi syempre, napangakuha namin siya, tapos alam din namin na sa kabilang banda, may kasalanan din kami, napaasa namin siya. Ngayon, iyak siya ng iyak. So, hanggang madaling araw daw, iyak ng iyak. Ngayon, pagbaba ko nung uuwi na siya, alis na sila, magang-maga yung mata niya. Tapos di, kinausap ko na lang si mama niya para ano, humingi na lang din ako ng sorry, ng pasensya. Kasi syempre, nakakaya din talaga kay tita na hindi kami nakarating, hindi kami nakapunta. Tapos ayun, hindi kami nakasipot. Pero alam ko talaga ang nagtatampo si Maricake sa akin. So bago siya umalis, nagkaroon kami ng konting misunderstanding lang kaming apat. Kasi syempre si Matt gusto niya kahit paano magkaroon kami ng last bonding kaming apat, kasi nga uwi na si Ska, uwi na si Maricakes. Tapos kami hindi pa kami nakasipot. And then after that, nung alam ko pag alis nila talagang talagang nagtatampo si Ska kasi hindi nga kami sumama. So after noon, parang naramdaman ko din na si Matt nagtampo. Kasi syempre, nakikita niya si Shale umiiyak na hindi kami makakasama. Tapos, syempre, love niya yun eh. Masasaktan siya para kay Ska. Kaya sa kabilang banda, naiintindihan din namin. Naiintindihan ko rin kung ano yung lagay, kung ano yung sitwasyon nung nangyari kahapon. Kaya, hindi kami nakapag-live. Tsaka, by this time naman, nandito si Matt. Yan, nandito si Matt sa bahay. Alam kong medyo talagang mahirap yung parang draining ng nangyari kahapon kasi. Sobrang mabigat yung emosyon sa nangyari. Naiintindihan ko talaga si Matt that time. Kasi syempre, nag-aala lang din siya para kay Shale. Ganun din naman kami, naiintindihan naman namin sila pareho. And syempre, nagpapasalamat pa rin kami kay Matt kasi bumalik siya dito sa bahay. Ayun, bumalik siya dito kasi alam niya na marami pa kaming gagawin, na kailangan pa namin ni Yano ng tulong niya. Kahit sa kabilang banda, magkakahiwalay talaga sila ni Maricakes. Na-appreciate namin yung gestures. Tsaka, by this time naman, nakapag-usap na kayo, di ba? Ngayon, nagsaset-up siya dito. Nag-sorry kami sa set-up. Kasi alam kung... May mali ka. May mali ako. Paras kaming, may parang misunderstanding yung nangyari. Hindi namin alam yung nangyari sa isa't isa. Siguro, dala lang din ang inis, ng tampo, di ba? Kasi na nainis ako. Ito. Sige, kwento mo na. Ikaw na magkwento. Kwento ko? Hindi. Sige. Nainis ako kasi meron siyang sinabi sa akin, siyempre, pinangawakan ko yun. Tapos, nagulat ako kagabi, di ba? Sabi niya, hindi na din siya babalik. Kaya, ayun. Yung pala siya prank. ako, alam mo, parang... Nalungkot ka sobra. Stress. Na, yung utak ko, parang na-delete lahat. babe, parang na-delete lahat. Ginagawa ko, bumababa na ako sa baba. Para matanggal yung stress ko na doon ako sa baba. Tapos,
nung lumabas ka, nandito ako. Ano? Umiyak ako nun. Umiyak ako. Mm-mm. Sabi ko, hindi naman ako, ano, hindi naman ako nagkulang. Mm-mm. Sabi ko, ba't ganun? Umiyak siya. Umiyak siya nung nasabi ni Matt na, syempre sa tampo nga, sa tampo sa amin, na doon sa point na yan talagang valid naman yung reason ni Matt para magkaroon siya ng tampo sa amin kasi nga hindi kami nakasama. So totoo lang talaga ako, naiiyak ako sa mama ni siya. Kumbaga hindi man ako ano, humingi ako ng sorry, talagang alam ko, inamin ko na kung saan kami may mali, kung saan ako may mali, nag-usap naman kami sa chat ni Shale. Kaya kung napapansin nyo kagabi guys, ano, wala aming live. Kasi medyo nagka-problema ng dapat team matatag. Dapat ano? Team matatag pa raw, hindi matatag. Wala raw team matatag. Hindi na team matatag ngayon, wala na 'yun. Mhm. Umuwi si Pavel. Founder, founder na ano. Nan kela. Hindi ata. Ano? Dapat magla-live kami kay Libby. Man, ano na web 9. Mhm. Kasi 9. Napaaga yung ano, yung nag-chat sila na paaga. Mm-mm. Kaya sabi, babe, huwag mo tayo mag-ray. Nag-sorryan na kayo sa isa't isa. Ano yan dito? Para ba? Sabi ko ano? Ikaw nag-approach. Oo. Nalit siya, inayos na yung sabi niya. Sabi ko, tol, sabi, sorry. Sorry kahapon sa nangyari, sabi ko. Pagpasensya na kasi, siguro nagdala lang ng emotion. Mm-hmm. Sabi ko, umiyak talaga ako kahapon dito. Kasi, meron ko nga sinabi sa akin na pinangawakan ko. Mm-hmm. Pero pa dyan naman. Kaya ka... Oo, sabi ko. Eh, sabi niya, oh, tol, sorry rin. Dala din daw ng ano, inis. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, basta tol, ano? Ngayon, okay na tayo, ano? Pagputihin natin yung kung anong ginagawa natin ngayon. Pagputihin natin kung saan tayo sasaya. Mm-hmm. Oh, yeah.